turn left, then in 12 meters keep right. Inabukpa. After about 1 kilometer, turn right. Magala shitina pero madilim pa rin. So sakto no. O yung traffic light natin dito. Tayo ay papuntang Netherlands no. Doon tayo magkarga ng amonya. Karga din ang amonya, sama pa naman ang amoy ng amonya. May warning na nakalagay doon, traffic light. So, ayan. Ayan ang sabi ko, napakahalaga ang bawat signages. Huwag baliwalain. Gaya noon, kurbada, may warning traffic light nakalagay doon. So, mag-aware ka na. Tayo ay kakanan tapos 144 meters, then keep left. Kaliwa agad oh. So bantayanan yan mga katrakas no, yan ang mga mahalaga na yan, yung kasunod na lilikuan natin no. Kasi pagliko natin 144 meters turn right na naman. Then in 150 meters turn slightly left. So pag kanan natin diyan, pwesto agad na tayo sa kaliwa kasi 144 meters lang kaliwa na tayo. Pwesto agad tayo sa kaliwa para aware ka na, hindi ka maipit. So ayan, dito agad tayo. Pwesto no, turn slightly left. Kaya malayo pa lang, nakatingin ka rin sa dalawa na yan, una sa taas tapos yung sa baba. Kagaya nyan, 79 meters kaliwa na tayo, di ba? Tapos 369 meters na naman kanan na naman. Pag kaliwa natin dyan, 369 meters, tayo ay kakanan na naman. So, aware tayo lagi mga katrakas, no? Para maiwasan yung pagligaw natin sa GPS. Although, kahit yung mga matatagal, talagang naliligaw pa rin. Kahit ako, naliligaw pa rin ako. Yan yung sinasabi na, nobody is perfect. Pero huwag kayong kabahan kung kayo ay naligaw. Gawa ng mag-reroute naman yung GPS na yan. Huwag nyo lang gawin yung naligaw na kayo, nag-preno pa kayo bigla. So, magkukost kayo ng accident nun. No? Kasi yung nasa likod nyo, iniisip nun, priority kayo eh. Ayan, nakakaliwa na tayo. Tapos, 300 meters kanan. Pagkanan natin sa 321 meters na yan, kaliwa na naman, 339. So, in 300 meters, keep right. Yan ang bantayanan natin mga katrakas, no? Malayo pa lang, ikaw ay nakatingin talaga sa mga direction by lane. Kagaya nyan, o, kita ko na. So, kanan tayo, manatili na tayo dito sa linya. Yan o, yung dalawang balis taas. So, manatili lang tayo dito. O, na.
Kanan na tayo, kaliwa na naman 339. So pumisto ka na naman dito. Malayo ka lang yan, no? Mataas. So pumisto ka na naman dito. Kasi different direction yung pupuntahan na yan, yung dalawang linya na yan. So tayo ay pakaliwa. Keep left. Pagkaliwa na naman natin dyan, oh, 11 kilometers na naman tayo pa diretso. So sa linya na to, tayo ay dire-diretso ng 11 kilometers. Continue for 11 kilometers. Ayan, nakakatrakas, no? Simpleng video siya, pero napakahalaga ito sa mga baguhan, no? Mga nangangarap na makarating dito. Manatili lang ako dito sa linya na to dahil kabisado ko na rin dito. Yung kanan na linya na yan, malilin-end na yan. Ayan, acceleration lane na ako. Lane-end na yan dyan. Ayan, malayo pa lang. Tanaw ko na yung signages na yan. Lane-end na. Itong tatlo na matitira. So, napakahaba yung acceleration lane hanggang dito. So, huwag natin antayin na maipit tayo sa acceleration lane, mga ka-trackers. So, end of speed limit na nakalagay doon. 10 kilometers, dire-diretso lang tayo, mga ka-trackers. Wala tayong liko-liko na. Pagbantayan na lang natin yung mga signages dyan. Kung saan yung padiritso, doon tayo pumisto sa padiritso na yun. 9 kilometers. Tsaka tayo kakanan. Tapos 494 meters kanan uli. Kahit mga 7 meters, pwede mo na siyang ilawan, no? Bigayan lang yan, tulungan sa mga kapwa trackers. Dito hindi talaga pwedeng ipitan dito. Kaya napakaganda magmaniho dito, mga trackers, no? Talagang safety yung driving dito. Itong ginagawa kong video, mga ka-trackers, yung dalawang ginamit kong video na yan, yan ay naka-fix yan, mga ka-trackers, no? Huwag tayong mag-video na nakahawak yung cellphone dahil bawal talaga. So, yan ay naka-fix yan sa dashboard. Kahit na nakalagay yan dyan, yung mata ko nasa ano pa rin, kalsada. Nagsasalita ako, pero hindi ako nakatingin dyan sa cellphone na yan. 1.7 kilometer, kakanan tayo, no? Test bantayan natin yung pagkanan natin, 494 kilometers. After about 1 kilometer, turn slightly right. Ayan. Pagkanan natin, after 1.3, kanan naman tayo ng 494 meters. So, kailangan alerto tayo sa pagpwisto natin. So, ayan, malayo pa lang, may mga direction by lane na sa itaas. Bukod sa mga direction by lane na yan, meron din yang mga road marking sign. So, kailangan talaga yung mata mo nasa malayo nakatingin para maiwasan mo yung pagligaw sa GPS. Ayan yan. Ayan, pwesto na tayo dito. Dalawa ang direction by lane sa pakanan. In 400 meters, turn slightly right. Tayo dito lagi sa una dahil ang track lagi na sa first lane. Tapos 250 meters tayo ay kakanan uli. Turn slightly right. So sign na signal na dito. In 450 meters keep right. Layo ito pa pala.
500 meters, keep left. Hindi na pala. Hindi na kailangan mag-signal doon. So, keep left tayo. So, ito, manatili tayo sa linya na to. Ayan, dahil pag dalawang ano na yan, oh. Keep left. May acceleration lane na yung isa pa kanan. So, dito tayo, keep left. Ayan. Pasensya na kung minsan may pagkakamali. Tawa na tayo. Pero tama yung piston natin sa truck natin, ano. So, itong linya na to matatapos, mag-signal na tayo, ayan o. Acceleration lane at direction balance sa kanan. So, huwag natin antay na maipit tayo yung mga truckers. Kilometers, diretso tayo. Lagi tayong eyes on the road, mga truckers, no? Lagi tayong talaga sa kalsada ang tingin natin. Ako, nakatingin ako dyan sa GPS, masiplat-siplat lang kasi mahirap na walang take 2 yung accident, hindi natin pwedeng ulitin. 3 kilometers, diretsuhan lang tayo, tapos tsaka tayo kakaliwa after 3 kilometers, tapos pagkaliwa natin kanan na naman 525 meters. So laging bantayan natin yung kasunod na lilikuan natin. Pag liko natin, tingin niya agad sa baba para aware ka na kung saan ang pwesto mo. Sinasabi ko, simpleng video lang ito, pero napakahalaga ito dun sa mga nangangarap mag-Europe na wala pang experience sa GPS. Napakahalaga po ito, mga katrakas na mga friends natin dyan. So wala city na dito, pero napakadilim pa. Malayo parang nakita ko na hanap. Ayun, yung dalawang direction belly na yan. So, pwede na tayo pumisto dito. Pwede na tayo mag-signal. Palampasin ko lang itong isang kotse na to. Tapos magsisignal na ako. Ayan. So, nandyan sa itaas, oh. Dalawa na yan. So, pumisto na tayo dito dahil tayo ay pakaliwa. Gaya ng sinasabi ko, huwag nating antayin na maipit tayo, mga ka-trackers. Maging aware tayo lagi, no, sa approaching ng mga signages. In 500 meters, turn slightly left. So, sa unahan dyan, may acceleration lane na. Ayan, no? Umpisa na. Ayan. So, huwag nating antayin na maipit pa tayo, mga ka-trackers, no. Although, pwede ka pa lumipat dyan as acceleration lane. Pagdating mo dyan, yan, sa solid lane na yan. In 550 meters, keep right. Wala na, mahirap na. So, kanan na naman tayo. Yan. So, maging aware tayo lagi, mga katrackers. Keep right. Tapos, keep right na naman. 300 meters. In 400 meters, keep right. Ayan. Signal ka rin.
Ayan, nagbigay na sa likod natin. Pasalamat din tayo. Keep right. Pitik lang dalawang beses sa hazard. Pwede na. So, keep right dito tayo. Kailangan wag, malayo pa lang talaga mga katrackers. Nakatingin ka talaga sa mga direction bending, sa mga signages. In 500 meters, keep right. Ayan. 500 meters, keep right na naman. Yung tanaw mo na yung direction bending sa taas. Napakalaga talaga mga katrackers. Napakalaga yung mga yan. Yung mga signages. Diyan tayo nakasarala right. Yung buhay ng driver. Sa pagmamaniho dito sa Europe. No? Kung sa atin, hindi masyado yung ginagamit dahil kabisado nga natin yung lugar. So dito, diyan tayo nakasunod mga katrackers sa mga direction bending na yan. Continue for 13 kilometers. So, continue tayo ng 12 kilometers mga katrackers. Dire-diretso lang tayo in 12 kilometers. Kung may paliko dyan pa kanan, eh siyempre, pupisto tayo sa pakaliwa. Pa-diretso. So, yung linya na to, matatapos na. Ayan, tanaw natin. Tapos may acceleration lane. Mag-signal ka. Parawi rin na sa likod mo. Ayan. Huwag natin antay na maipit tayo dyan sa dulo na yan. So, yun, may direction bali na naman sa kanan. So, tatlong linya ang kalsada na to. So, manatili lang tayo dito. Kahit na gumagawa ako ng video mga katrackers, yung mata ko talagang nasa malayo nakatingin. Kung titingnan nyo, para simple lang, pero aware, naging aware din ako. Kasi once na magkamali tayo dyan sa GPS na yan, ang layo ng U-turn. Gaya nyan, tanaw ko yung kalsada doon sa direction by lane sa itaas, yung tatlong linya na to, padiritso. So dahil 11 kilometers pa tayo, padiritso, so natili na tayo dito. So ganyan lang kasimple mga katrakas na. Doon sa kapatid ko, sana lagi mong pinapanood to dahil ito, simple video lang pero napakahalaga para sa iyo. Lalo na wala kang experience pa dito. Pero alam ko walang araw, mas magaling ka pa sa akin. Alam ko yung kakayahan mo. Sana i-share mo rin yung natutunan mo sa mga kapwa trackers natin na mga baguhan din. Huwag natin tularan yung iba na natutulang. Akala mo kung sino na eh. Mayabang na din. Ako pa nga naging mayabang. Kulira. Tatanungin mo ano yung pinag-iayabang natin, di naman masagot. So yun yung mahirap dyan. Ano? Ito yan mga katrackers. Reality yan dito mga katrackers. So ayan, huwag nating antay na may GPS signal lost. Ayan, bigyan natin yan. Bigyan natin siya ng espasyo na makapasok. Kasi dito mga trackers, talagang ang mga driver dito, talagang ano talaga, believe talaga ako sa kanila, ang taong ito, disiplina. So kung ikaw pala subas, nakakaya. So mostly itong linya na to ay pakanan. So dito tayo, overtake tayo. Balik na lang tayo. Yung ganyan na yan, continuity lane, solid lane tsaka broken lane, huwag nating tabasin yan. So doon tayo sa broken GPS lane. GPS signal recovered. So dito tayo lumipat, yung signal tayo, dito tayo lumipat mga katrackers. Kung dito yan anuin mo yan ako. Aksidente abutin mo mga katrakas na. Napakahalaga yan man, bawat road markings na yan, bawat signages, napakahalaga. So hanggang dito na lang yung vlog natin mga katrakas na gawa ng malalayo na yung mga katakbuhan natin, no? Hahaba yung video natin. Sana makatulong sa inyo doon sa mga nangangarap mag Europe na wala pang experience sa ganitong scenario, ang tawag niyan, basta ganitong ginagawa ko. Doon naman sa mga marunong na, huwag na tayong magano pa. Gawa na lang kayo ng video din, kung mas magaling kayo, so, i-share nyo na lang din. So maraming salamat ulit sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Tayo ay meron na tayong 3,700 subscribers.
3,700 subscriber mga ka-tracker. So, pinagbigyan ko siya, hindi ko siya inipin. Then, siyempre. Maraming salamat ulit. Ingat tayo sa bawat biyahe natin.